Welcome to Peaceabilities here in CBRC.tv. Arman Benko po ang inyong lingkod and very excited in this maiden episode of Peaceabilities dito sa CBRC.tv. Magbigay sa inyo ng mga programa that give you some learning, inspiration, motivation, mga programa na maging pakipakinabang para sa inyo. Para maganda ang buwan mano natin na CBRC.tv program Monday and merong programa for the rest of the week. For this program, mamimili tayo ng five winners who will get 100,000 each. Ha? Basta kayo mag-comment, mag-post ng question dyan sa comment section dito sa Facebook Live. And kailangan naka-share tong Facebook Live na to sa sariling yung Facebook walls. Pag naka-share, tapos meron kayong comment na maganda, meron kayong question na nahirapan akong sagutin, may chance kayo. Mapili. Isa doon sa limang winners na may 100,000 bawat mapipiling winner. CBRC.tv is brought to you by KSK SMP Cooperative. It's the cooperative that provides opportunities for its members for their desire to save and grow their money. Po ang KSK SMP Co-op. Hello, Sir Armand. How to deal with financial difficulties during pandemic? What is the financial impact of COVID-19 to the Filipino people? Tanong ni Melvin Tamundo. Nako, ano yung epekto sa Filipino people? Nakita na po natin, bagsak ang ekonomiya nung natapos ang second quarter, the lowest dip ever na experience ng Pilipinas. But that should not stop us. No country was spared sa economic turmoil na brought by the pandemic. What's important now is how we move forward, getting all this information, watching and learning from CBRC.tv, and able to use this learning na nakukuha natin dito sa CBRC.tv at sa iba pa. I'm sure sa dami ng mga nagbibigay ng mga something online that is not only for entertainment, there is no way but to move forward and eventually go up, God willing. Ang tanong ni Edward, at to what extent can you or should you help your relative? Kukunan ko na para matandaan ko talaga kung sino yung unang nanalo ng 100,000, si Edward Divina Flor. Karamihan ng Pilipinong pamilya, talaga nagdadama yan, nagtutulungan. Sana nga, sabi ko dun sa ibang na a-advise natin, huwag na kayong mag-utangan among magkakapatid, among magkakamag-anak. Kasi pag utangan sa kamag-anak, payable when able, nagkakasamaan pa ng loob. Kasi utang ang ginamit o ang pananaw. Magtulungan na lang kayo. Pero yes, there is a limit. There is a limit in how much you should help your relatives, your loved ones. Set a budget for it. Remember, yung kasabihan sa Ingles, it's not originally mine. You cannot share what you do not have. Kung ikaw mismo wala kang kakayanan, paano ka pa makakapagbahagi? Eh baka mamaya kung kailan ka meron, sabay sa kakamaluwag, sa kakatulong ng kakatulong, hindi natin naprotektahan ang mas marami at libo-libong bukas na darating sa atin. Oh, may biglang pandemic pa na nangyari. Never did any one of us thought this thing can happen. And every one of us thought, isang linggo pa lang ng quarantine o lockdown, naku, magkakagulo ang Pilipinas. Here we are on our sixth month. With God's grace, we are still here. Hopefully, can move forward and maitaas ulit ang antas ng ating mga buhay. If you are in our shoes, we are in the poverty line. Do you think government will always shoulder us? Tanong ni Melvin Tamundong. Ganda nung tanong ni Melvin, napahinto ako. Kunan ko muna ng litrato. Well, Melvin, yes, the government should help, pero yung tayo, tao, dapat
hindi tayo umaasa sa pamahalaan. Ang labo, no? Yes, the government should be there to support, to help, to assist, pero dapat yung mamamayan, hanggat maaari, hindi siya umaasa sa pamahalaan. Yung pamahalaan should just give the opportunities, the infrastructure, the system, the laws, the execution, pero para gumanda ang buhay natin, maiangat natin ang antas ng buhay natin, hanggat maaari, wala sana kinalaman ng pamahalaan. Kapag ganun, how ironic, mas masisilbihan tayo ng pamahalaan. In future episodes, I'll delve deeper into that. Rich Segovia, I am blessed to meet someone like you who helps us be more financially literate during these trying times. Salamat po. My question is, what can be the best help we can give to our fellow Filipinos during pandemic? What kind of donation do you highly suggest that we should do? Thank you very much. Naku, maganda na naman itong comment na to, ha? Itong tanong na to ni Iris Segovia. Kung mga cha-challenge kayo, ang gaganda ng mga tanong nyo, ha? Ma'am Iris, the best help, the best solution one can offer to these problematic times is not to be part of the problem. Ulitin ko, pinakamagandang solusyon, tulong na mabibigay natin sa problemang dinaranas natin ngayon ay hindi tayo maging parte ng problema. Pag kayo, kailangan nating lumabas, face mask, face shield, hugas ng kamay, social physical distancing. Tayo hindi lang maging parte ng problema, malaki na natutulong natin. Tungkol sa kaperahan, tayo lang ay nakakaipon. Miski na hindi tayo yung namumudmud ng pera sa lahat ng nangihingi, tayo lang ay nakakaipon at gumagastos ng tama. Hindi tayo magiging problema sa hinaharap ng pamahalaan. Malaki na ang naitutulong natin. Romnit Masiglad Crisostomo. Good evening, sir. Question po. Si mama ko, ayan, ang kwento pa. Nawala, ay, taga. Si mama ko po kasi dating nagkautang ng marami ang dahil sa tulong ng tita ko mula muli siya nakabangon at nagka-fruit stand. Very good. Sa sitwasyon niya ngayon, kahit pa paano, kumikita na sila. Pero ano po ba ang best options na pwede nilang gawin to make sure na mag-grow at ma-protect ang current income nila to any uncertainties? Very good question. Also, dapat po bang pumasok na sila sa iba't ibang investment? Gaganda ng mga tanong dito sa CBRC.tv, ah. Napapalaban ng pag-iisip ko, ah. Meron na kayong munting pinagkakakitaan. Okay? Make sure, habang tumataas ang benta, yun ang target nyo. Hindi lang nakabenta kayo ngayong araw, okay na. Mas mataas ang benta kaysa sa puhunan, okay na. Hindi. Dapat linggo-linggo, tinatarget nyo na mas mataas ang benta at kita ngayong linggo kumpara nung nakaraang linggo. Kung natupad nyo yun, yung susunod na linggo, dapat targetin nyo, mataas man, kahit papano, kahit magkano, basta mas mataas nung nakaraang linggo. So kung naging kaugalian nyo yan, bilang nyo in 52 weeks, 52 times nag-i-increase, yan ang nakakalimutan ng ibang nagne-negosyo, lalo na yung mga maliliit. Akala nila basta may benta, kita, ito yung puhunan, gastusin, okay na. Sana bukas, ganun ulit. Hindi po. Bukas, dapat malagpasan mo yung kahapon. Yung susunod na araw, pagkatapos ng bukas, dapat mas mataas kumpara bukas. Laging always improving, making it better, better all the time. You need not to have the best as long as you be better all the time. Tuto ka lagi, Romnick. Dahil yes, ang sagot ko sa tanong na dapat ba silang pumasok sa iba't ibang investment, whether active or passive, para habang napapataas nyo ang benta, lumalaki ang kita. Hindi ibig sabihin automatic lalaki na rin ang gastos. Yan ang normal na nangyayari. Maging iba kayo, iba na panahon ngayon. New norm, lumalaki ang benta, gumaganda kita,
then maghahanap pa ng ibang pagkakitaan. Bakit? Sa simpleng dahilan, bukas po pwedeng mag-quarantine ulit. Yan ang ilagay natin sa utak natin. Bukas pwedeng sarado ulit lahat. Pwedeng hindi na pwedeng ipagbawal yung pagtitinda ni nanay, ng mama mo. So, kung wala kayong perang natabi, ngayon, paramihan ng naitabi para sa pangmatagalan na panahon. Yan po ang laban ngayon. Hindi na ngayon yung magkapera, magkakita para marami akong mabiling ari-arian at mukha akong mayaman. Ang mayaman po ngayon, yung kayang mabuhay ng hindi naghahanap buhay at natutustusan niya yung pang-araw-araw na gastusin niya. Brian Broniola. Hi sir, I and my team composed of 5 fresh graduates want to establish a startup and we believe that this is an impactful social enterprise. Very good. However, we do only have small capital and it's not enough to put up the business and we are struggling finding the right person to help our funds as our question is how we can find the right people, investors, or is there any other way to accumulate seed funds for our startup? Brian, good question. Ha? Pero ang sagot ko dyan may not be the answer that you are expecting, Brian. Ang popondohan na negosyo ng mga investor, yung nakita nila na kayang tumakbo, maumpisahan, hindi ko sinabing magtagumpay, kayang maumpisahan ng mga proponent katulad mo, Brian, na hindi naging sagabal yung pagiging kulang ng pera. Ulitin ko. Ang gusto mong siguradong, hindi naman sigurado, gusto mong tumaas ang tsansa mo na pondohan ka ng mga investor, ng mga kapitalista, na pautangin ka ng bangko, patunayan mo, Brian, na kaya mong paumpisahan na yung negosyo sa limitado mong pondo. At kapag tumatakbo yan, doon ka papansinin ng mga investor, ng mga bangko, ng mga funder, ba tumatakbo na? Baka ito, inject, pasukan ko lang ng pondo, makukuha na nito yung minimum milestone niya hanggang, katulad ng sinabi ko doon kanina, improving and meeting each milestone after one after the other. Kailangan nakalatag yan, yung mga milestone nyo. Yung investor, funder, darating, papasok po. Sana nakuha mo yun, Brian. Ha? Sir Armand, tanong ni Richard Aguirre, yanong lang po, sa palagay po ninyo, ano po ba ang pinakamahalagang leksyon na maituro sa atin mga anak sa susunod na henerasyon, lalo na sa panahon itong dumaan tayo sa ganitong pandemya? Grabe mga tanong dito . Nakakatuwa . Very good questions that will bring good insights. Ano may tuturo natin sa mga anak natin sa susunod na henerasyon na dinaanan natin tong version ng World War sa henerasyon natin ngayon? Yung nanay ko, 90 years old, buhay pa hanggang ngayon, sabi niya, hirap na hirap kayo at nagre-reklamo kayo dahil pinapastay at home kayo, bawal lumabas. Kami noon, panahon ng Hapon, gera, talagang hindi ka lalabas dahil baka mapasama at ano ang buhay mo. Ganon din tayo ngayon, yung gera natin. Each generation will have their own wars to, sana hindi plural, their own war to face up. Ano ang maipapaalala? Makakapagpaalala lang naman tayo sa mga anak natin. Hindi talaga natin maituturo dahil pag naituro natin at hindi naman nila tanggapin, hindi tayo nakaturo. So makakapagpaalala lang tayo, paulit-ulit siguro, sa ating mga anak sa mga susunod na henerasyon. Una, sa larangan ng pera, katulad ng buhay, walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan. Ano ang sa akin lang po na tingin ko magandang ibahagi sa mga anak ko at sa iba katulad ng pagkakataon ngayon? Iba na ang yaman, iba na ang tagumpay. Para sa akin, ang
bagong yaman o bagong tagumpay ay yung ikaw produktibo pa rin, miski na stay at home, at ikaw ay may lahat ng ginagawa mo, naiisip mo, nasasabi mo, nagagawa mo, ikaw ay makabuluhan pa rin sa mundo, sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay, sa kaibigan mo, sa komunidad. It is better to focus on being productive and significant than just mere wealthy and successful. So, muli, the five winners of 100,000 each will be announced and given next episode of Peaceabilities here in CBRC.tv. Maraming salamat, Arman Benko po. Aasahan ang muli nating pagkikita sa susunod na Lunes. Maraming salamat.